Definitely. Definitely. At ganito yan, ano? Itong amnesty is an act of Congress. So, ano to? Hindi siya masusupersede ng isang executive order. Diba? Alam nyo, ito si Mr. Kalida yung gumawa nito eh. At syempre, gustong-gusto na itong amo niya ni Duterte. Kaya, they've been trying everything to stop this hearing na ikakanta ko, no? Against kay Mr. Kalida. Pero, ito na yan. Sa akin dito, makita nyo kung gaano kaduwag din si Duterte, no? Napirmahan na pala niya ito. Kailangan pa niyang pumunta sa Israel, kunyari, para may busy siya, kunyari, at wala siyang pakialam. Pero, eh, tawag dito yung hirap na natakot. No? Yan. So, hindi niya acknowledge yung nakaka-publish. Yung expiration. Wala yun. Bogus lahat yun. Parang yung kaso kay Secretary, Senator De Lima, bogus yan. So, sinasabi ko nga, ano ngayon ang kaso ko? Na-dismiss na yung mga kaso sa civilian court. Pero ganito yan. Sino? Itong pangyayari na ito should be clear to everyone na ito si Mr. Duterte ay isang diktador. Hindi siya may respeto sa mga institusyon, so kaya ganito tayo. So, kung yung mga ordinaryong tao pinapatay, yung mga kritiko niya ikukulong, so ganyan ang kalakaran sa Pilipinas. So, paano kung pa-aresto na kayo? Eh, kung pa-aresto di sasama ko. At mag-iimpake. Oo. Sir, are you asking, will you be asking the Senate leadership na mag-extend ang protection sa inyo? Ganito yan, ano? Since ikaw president pa kayo. I will abide by the wisdom of the Senate leadership. And my lawyers are exhausting all legal remedies to avoid this stupid executive order. Ako ko, kung abogatong gumawa nito, no? Malamang si Kalida yan. Kaya, ano, at si Duterte na baka nag-areglo lang ito sa bar, eh. Kaya naging abogado. Kasi talagang walang basis. Sir, tama yung position nyo, kailangan ng congressional action. Hindi kayo pwedeng aresto, eh. Hindi pwedeng mag-take effect yun. Hindi po pwedeng buhayin ang amnesty. Ano ba yun? Di ba? Tapos may double jeopardy. I was already subjected to that nung nag-try ako, tapos nung na-dismiss. Ano ngayon? Uulitin yun? So, ano ba yan? Magpapuro nga sila sa mga law students? Sana ito pag dumating yung arresting officer, sasama ba kayo? O hihintayin pa ba yun? Magtatago ba kayo? Hindi ako magtatago, definitely. Sa akin lang, my lawyers are exhausting all legal remedies. I will abide by the Senate leadership. Kung darating sa punto na kailangan pumunta, mag-walk in ako mismo. I will not resist arrest. I will not escape. So, aharapin ko to. Pero ang tanongin ni Mr. Duterte sa utak niya, pag dumating yung panahon niya, aharapin ba niya? So, yun ang sa akin dito. Sir, nakausap niyo kasi CSB, sir. Hindi pa. So, sir, tuloy yung investigation kay Kalida today? Oo. Oh, as soon as matapos tong press con, i-expose ko yung mga corruption na ni Mr. Kalida. So, ano yung initial reaction mo? Nalaman mo yung revocation daw ng amnesty? Alam nyo na, we have been expecting this, no? Kasi ang informasyon sa Office of the Solicitor General, pinag-aaralan nila to since last year pa. So, palagay ko, dahil dito sa hearing na to, na provoke sila. Tapos si Mr. Duterte talagang napaprustrate na sa akin kung anong gagawin niya sa akin. So, ito na lang. Ngayon na nakita ko, parang hindi ko maisip na talagang they would go to great lengths. Even make themselves look stupid para lang to get rid of me. Sabi ko nga, isa lang ang hamon ko eh. Matatapos na ako sa buhay ni Mr. Duterte. Bumirma siya ng waiver para magkaalaman. Diba, kung mali ako, magre-resign ako. Sabi ko, papasok pa ako sa kalungan eh. Hindi mo na kailangan gumawa ng ganitong mga kalokohan. Diba? Sir, for the record, anong year din nag-file ng form yung sinasabi niyo hindi nag-file? Noong 2010 yan. Alam mo, sir,
imagine niyo, bakit ako bibigyan ng amnesty kung hindi ako nag-apply? That is a very, very clear requirement kasi yun yung tatanggapin mo yung conditions nung nag-grant ng amnesty. So yun yun. Pero sabi yun sir sa report, wala daw sa files, walang na-file? Hindi yan. Masabi ko nga sa'yo, maraming magpwede magpatotoo niyan. At hindi pwede ang question mo yung application form. Hindi. Ito na nag-grant na eh. Diba? Sir, you will not resist arrest, pero sabi ninyo, sir, hindi nyo naman pinaniniwalaan yung basis. Pero hindi ka mag-arrest. Ano nga gawin ko? Alanganin man, di ba, yung mga ubusan na sundalo na, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero Senator, you'll be able to show that application form. Siyempre, hindi kailangan. Meron ako yung amnesty certificate. Yun ang importante. Ikaw, tatanungin kita. Pag may passport ka, sasabihin nila, hindi, void yung passport mo kasi yung application po. Meron ka ba application ng passport? Wala, so, di ba? So, hindi mag-grant yun kung wala ka application? Precisely. Sir. Yung pinaka-proof mo, yung mismong dokumento. Sir, clarification. Kaya, anyway, I will not dignify yung kalukuhan na yan. They know it, I know it, na walang basis yan, invento nila yan. Pero sabi ko nga, we'll see. So, yung intention, patahimikin kayo? Yes, kasi hindi ako titahimik. Lalo kong gaganaan, sabi ko nga, hindi ako matatakot, hindi ako aalis. Pwede gaganaan ako at hopefully naman yung mga kababayan natin, maliwanag na sa inyo to. Di ba? Bakit ako ayaw harapin ni Mr. Duterte? So regular pa rin kayong attend ng mga hearings and sessions dito sa mga? Hanggang hindi pa ako na-arrest. But the arrest could happen today, sir? I don't know. Because it's effective immediately, sir? I don't know. Sabi ko nga, bahala na. Yung legal remedies, sabi ko nga, exhaust namin. Pero hindi ko iwasan yan. Mr. Duterte, hindi ako takot sa'yo. Pero ba't kailangan mo pa pumunta ng Israel? Di ba? Para mag-drama ng ganito. So, anyway, darating din yung araw mo, Mr. Duterte. Sir, means mga threaten sa inyo ang Pangulo kaya ginagawa yun? Oo naman, may nanginginig nga eh. Di ba? Sir, yung timing... Duwag to mga taong ito eh. Sir, yung timing ng paglabas ngayon, right before magkaroon ng hearing kay Kadila, ito yung plan talaga yun. Precisely. Yan yun. Anyway, sisimulan ko na para ganun pa rin ang epekto. Okay. Thank you.